Hi guys, this is Jel Steve again. Welcome back to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng ating homemade onion rings. So homemade lang siya and then easy to siya, okay? So ang aking gagamitin na onion is ang violet sauce. Wala akong white. Kung meron kayong white, mas mabuti yun kasi dito. Pero ito lang yun ang available ko. Pero okay naman siya kasi onion, okay? So ito yung mga ingredients na aking gagamitin. Onion. Seasoning. Flour, ang ginagamit ko ay all-purpose flour, pwede din cake flour or any flour. And then, kamote flour, ring breadcrumbs, then water. Ayan. And then, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang update sa akin na papanood ng video. Maraming salamat. Handa na natin yung kutsilyo, onion, ayan, atin ang balatin, yung atin onion, ayan, ayan, pagkatapos, yan yung ating finished product, ayan, pagkatapos, we have to slice, kung gusto nyong manipis, mas mabuti, depende sa inyo kung anong gusto nyong klase ng inyong onion rings, kung ito ba ay manipis o kaya, sabi-saya pa, baga ang slice, okay, ayan, slice na siya, and then pagkatapos niyan, atin ang ihiwalay ng pira-piraso, ayan, madami siya pag isa yung onion, ayan, madami, and ayan yung finished product, and then maglagay ng ating bowl, lagay natin yung ating flour, ayan, and then we have, and then lagyan natin ng butas sa gitna para ilagay na natin yung ating sunod na ating seasoning, yung depende sa inyo kung anong seasoning ang gagamitin nyo, kung ito ba ay paminta, magic sarap, and then at kahit ano pa yung salt, and then pagkatapos niyan, haluin lang natin hanggat ito'y mahalo ang paminta at ang mga seasoning natin, ayan, pagkatapos niyan ay ilagay na natin yung ating water, dahan-dahan lang natin ilagay yung water, ayan, until ito'y magiging medyo sticky, and then yan ang ating finished product for the seasoning, flour, water, yan, mas maganda siya pag meron ding tayubong. Din ang susunod ang ating onion, kung meron kayong white mas mabuti yun ha, kung meron kayong white, ayan, ilagay na natin yung onion dyan sa flour na na-mix natin kanina, ayan. Yan yung process niya. And then, pagkatapos niyan, ilagay na natin siya sa ating kamote flour. Kung meron ka breadcrumbs, mas mabuti yun kaysa sa kamote flour. Ayan. Pagkatapos niyan, ilagay yung lahat na nating onion na slice kanina. Ayan. Ayan. Ganyan lang. And then, we have to fry. Ayan. Mas mabilis at easy kaayo ang ating recipe. Ayan ang ating finished product. Yay!